pagkura ng Center Island at ang dalawang inner lanes ng bahagi ng Osmeña Highway para sa konstruksyon ng Skyway Stage 3. Ang mahalaman at puno sa Center Island, ililipat daw muna sa isang pasilidad sa Pasig City. Hindi pa naman ganong bumibigat ang traffic sa lugar pero naghahanda ng mga traffic enforcer sa posibleng pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan kapag window period ng truck ban. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Rafi Pia, patuloy nga ang ginagawang phase 3 ng Skyway dito sa Osmeña Highway southbound sa Maynila. Kaya binibigyan naman ng babala ang mga motorista sa maaring pagbigat ng daloy ng trapiko dito. Kaninang umaga, mabilis naman ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Osmeña Highway kung saan ginagawa ang phase 3 ng Skyway. Sa paghahanda ng construction, isinara na ang Center Island hanggang sa dalawang inner lanes ng Osmeña southbound sa pagitan ng F. Torres Street at Arellano Avenue. Dito kasi inilagay ang advanced work site. Harangan na nga ng semento na may bakal na bakod ang dalawang lane na inaasahang tuluyang isasara mamayang gabi. Ang Center Island naman, inihahanda na rin ng MMDA. Ang mga halaman ay binubunot kasama ang ugat. Ang malilit naman na puno, maingat na hinukay ang paikot nito. Ayon sa nakausap naming taga-MMDA, ililipat daw nila ang mga halaman at puno sa kanilang pasilidad sa Pasig. Ang malalaking punong kahoy naman, babalikan nila mamayang gabi at bubunutin gamit ang ilang machine para mailipat din sa may Pasig. Dahil naman isa ito sa pinaka-abalang kalsada, ilang traffic enforcer ang itinalaga rito ng pamunuan ng Skyway, pati na rin ng MMDA. Maaga ngang nagtungo sa site si MMDA Chairman Francis Tolentino. Basing araw sa kanyang observation, maganda pa ang daloy ng trapiko. Nangangamba nga lang siya pag labas na ng mga truck, lalo na sa may gabi. Ayon sa nakusap naman nating traffic aid, oras na magbukas ang window para sa mga truck ng 9 a.m. hanggang 3 p.m., nagkakaroon na ng pagsikip sa kalsada. Marami raw kasing truck na nanggagaling sa Nagtahan at San Marcelino. Kapag di raw nila namanduhan ng maayos ang daloy ng trapiko, ay maaaring umabot ang buntot sa may Guazon, Manila. Sa may EDSA Magallanes southbound naman, nakalagay na ang mga signage na nagpapaalala sa mga motorista na maapektuhan ang daloy ng trapiko rito dahil sa NAIA Expressway Phase 2 Project. Sa ngayon ay di pa naman daw ito ramdam. Pero pangkaraniwan na rin daw ang traffic tuwing rush hour dito. Tingnan lang natin yung rush hour maya-maya at paglabas uli ng mga truck. Kagabi kasi ang observation ko halos paggit-gita na eh. Sandangkal na lang yung paggitan eh. Yun ang nakatakot. Kasi pag may naging sagian o aksidente, talagang titigil lahat yan. Para naman malaman ng mga motorista ang mga alternatibong ruta kung sakali magdadaan sa mga ginagawang road project, maaari lamang mag-log on sa www.mmroadway.com ng MMDA. At yan muna latest mula dito sa Osmeña Highway, Manila. Balik sa iyo, Rafi. Jay, kumusta naman yung abiso sa mga nakatira doon sa mga side streets na pwedeng daanan ng mga motoristang iiwas dyan sa lugar na yan? Naabisuhan na ba sila? Kasi as early as this morning, may mga taong hindi pa raw alam na pwede palang dumaan o gawing alternative na ruta yung kanilang mga kalye. Sa ngayon, pinapalagaan pa ng MMDA ang information giving nila ukol naman doon sa mga napili nilang mga alternative routes na pwedeng daanan ng ating mga motorista. Samantala, doon naman sa mga residente, sa ngayon ay hindi pa naman tayo nakakakita o nakakarinig ng hindi magandang reaksyon mula sa kanila dahil nga kung dati-rati ay kakaunti lamang ang dumadaan, expect na nila na mas marami ng sasakyan ang dadaan sa mga inner lanes o sa mga inner streets dito sa may Maynila. Rafi? Okay, maraming salamat, Jay Sabale.